really. Yung mga par, kamusta? Ang reaction kay General Casimero. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga po mapahiya mga idol ang angas ng Pinas General Casimero sa naging laban nito kontra sa Japanese boxer na si Yukinori Oguni, kung saan hindi siya nakapagpakita ng magandang galawan. At sa halip mga idol, medyo siya pa ang binugbog ni Oguni sa kanilang bakbakan. At pagkatapos nga nito mga idol, mukhang may panibagong problema na naman ang Team Cuadro alas. Dahil ayon ngayon sa matunog na pinag-uusapan sa boxing world na ang WBO title eliminator fight na magaganap sa super bantamweight division, kung saan mga idol tinatarget ng WBO na ipalaban ang titulo sa number 1 contender na si Sam Goodman. At ito nga mga idol ang bad news kay Cuadro alas. Dahil ang mga kalaban ni Goodman, ang number 4 contender na si Teji Duhaney. Kumbaga mga idol, hindi napili si Cuadro alas sa title eliminator kahit siya ang number 3 contender. Sabi pa nga ng mga boxing fans mga idol, binabalak daw ng WBO na ipabangga si Sam Goodman kay Duhaney. Dahil hindi daw capable si Cuadro alas na lumaban kay Goodman. Kumbaga mga idol, mismatch daw ang bakbakan nila. At syempre lamang dito si Goodman. At masakit na pakilala itong mga idol para kay Cuadro alas. Parang pinapalabas kasi dito mga idol na isang class B fighter lamang si Casimero kahit isa na itong 3 division world champion. Well, para naman sa opinion natin mga idol, kung totoo naman talaga na maglalaban si Sam Goodman at TJ Duhaney, malamang mga idol na pag-alaman na siguro ng World Boxing Organization na may laban si Casimero sa rematch nito kay Yukinori Oguni sa Pilipinas. Kaya imbis na siya ang ipapalaban kay Goodman, si Duhaney na lang muna. At ito nga mga idol ang problema sa Team Casimero dahil hanggat hindi isang rated fighter at kilalang contender ang mga kalaban ni Cuadro alas. Aasahan talaga natin mga idol, nauulanin talaga palagi ng batikos si Casimero sa mga boxing fans na puro average fighter lamang ang kanyang kinakalaban kahit tinagurian pa ito ng isa sa mga halimaw na fighter sa kanyang division. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po ang mainit na paghamon ng ating pamansang amaw Manny Pacquiao sa lightweight superstar Gervonta Tank Davis, kung saan mga idol payag po si Boss Manny na labanan si Davis sa isang catchweight sa 145 pounds. At sa naging poll nga mga idol ng isa sa mga sikat na boxing website, tinanong nito ang mga fans na kung sakaling maglaban daw talaga si Boss Manny at Tank Davis, ano ba daw ang kanilang prediction sa bakbakan? At kinagulat natin mga idol ang reaction ng mga karamihan ng mga boxing fans dahil majority sa kanila mas pinipili ang 45 years old na si Pacman para manalo sa laban kontra sa kinikilala na knockout artist sa boxing sports ngayon. At mostly sa dahilan ng mga boxing fans mga idol, masyadong skillful daw talaga ang Pinoy legend para kay Davis. Mahirap man daw makakuha si Boss Manny ng knockout kay Davis, pero malaki ang tiwala nila na outbox ang abutin nito kay Pacman sa bakbakan. Bagamat hindi kagaya ng iba mga idol na minamatch up kay Pacman, na halos 100% si Pacman talaga mananalo sa laban nito kay Davis. Kung saan may mga fans din mga idol ang nagsasabi na matatalo daw ang Pinoy legend kay Davis sa rason na masyado matanda na ito sa lightweight superstar. Kaya knockout daw talaga ang abutin ng nag-iisang 8th division world champion.